Hindi ko alam. They actually, ano, idea to actually ng manager ko na si Miss Thea na sa, from Asentada. And, of course, si Sir Glock din po. So, sila yung nagkaroon ng idea na, na pwedeng mag, ako mag-collab with. Hindi ba nila sinabi na na-request namin? Ha? Hindi. Ayun. So, ayun. Yun ang ano, kasi na, na syempre, it's a pleasure din na maka, maka-collab sila Flow G at si Bosx1ne. Syempre, famous tong mga to. So, hanggang ngayon, nanginginig, hanggang ngayon nanginginig pa rin ako. So, ayun, ayun, ayun. So, yun. Yun, kinanta kami ni Ma'am Thea at ni Sir Glock na kulabo nga daw. So, syempre kami, sige, sige po, sige po. Yun. Kaya, nabuo yung ano, kanta. Yeah. Nadamay lang po. Pero, sa lahat ng taong nadamay ako yung pinaka, ano, pinakaswerte ng damay. Paano kami nag... With feelings. With feelings. Sorry po, sorry. Yan, siyempre, sila, Miss Lira, pumunta sa studio. Pero yung studio kasi, ano lang yun eh, home studio lang. Home studio lang yun. So, kaya, yan, punta sa bahay, sa studio. Tapos, yun, nabuo na. Oh, napapakating ako niya eh. Oo, ayaw. Yan. Ah, ilang oras ba? Siguro an hour or a couple. Oh, oh mabilis to eh. Magalit to eh. Oo. Oh, tsaka kapasado na nila yung kanta. Oo. Ayan. Yung sa amin ikaw. Ni Flow G. Yung sa amin ni Flow G, siguro naka ano kami. Mga isang buwan din ata bago namin na labatan yung kanta. Sa'yo pare. Kaya naman umabot ng isang buwan yung preparation namin magawan yung kanta ni Miss Lira. Kasi ano, ang laki din na in-adjust namin, parang sobrang OPM ng kanta niya, totoo lang. And yun, tapos may kasama pang pressure kasi iniwan nila sa amin yung session noon na kayo na bahala dyan. Si Sir Glock pa yung nagsabi na kami na bahala. So dapat... Walang take to yun pag pinasa namin na ito na po, yung may, hindi lang yung mapa-okay siya, that may impress din siya, lalo na si Miss Lira. Siyempre, kanta niya yun, syempre, kanyang chords po yun, siya po nag-gitara lahat nun, pati sinulat niya. Ganun po kagaling si Miss Lira. Grabe siya. Si Flip din naman yun. Yung sa beats naman, kay Flip din naman yun sa PDL. Siya yung pinagawa ko. Sabi ko, Pops, kailangan ko ng ano, ng beat para dito sa acoustic na to. So, ginawan niya. Kaya yeah, yun. Napaganda din. Yeah. Naku po! Oo. Sobrang nakaka-starstruck actually. Kasi silang dalawa, as in, kahit yung unang nakita ko sila, nung unang ni-record ko palang yung song, nakita ko meron na silang agad dalawa, meron na silang idea agad kung ano yung pwede na nang gawin din sa song. So, hindi lahat ng tao nakagawa nun. Ako nga, hindi ko nagagawa yun eh. Ay, ilang araw ko pa pag-iisipan yan. Anyways, oo yun. So, sobrang galing po ni nila, ni Bosx1ne, tsaka ni Flow G. Sobrang ganarn. Sobrang galing. So, sobrang nag-transform talaga yung song kasi actually ginawa ko yung song na yun years ago pa, 13 pa lang ako. So, inaamin ko talaga kahit sa sarili ko, sabi ko parang nakulangan talaga ako dun sa song. Ginawa ko siyang acoustic, ginawa ko na siyang full band, pero parang sabi ko parang hindi pa rin ako satisfied. Pero dito sa ginawa na to, iba. Dun talaga ako parang nung unang beses na narinig ko siya kahit hindi pa yung master, sobrang kinilig talaga ako. Ayun. So kayo, ano ba? Meron ba kayong sasabi? Oo naman. Yung sa akin, parang dun sa kanta pa lang kasi na binigay niya sa amin, nakaka-impress na agad yun. So, tapos si Sir Glock pa nag-ano sa amin na, mga chong, ano, lapalan niyo to, kasama kayo dito. So, sige. Kaya nakakatawa lalo. Yun. Kailangan ko na naman mag-construct ng sasabihin. Wala na talaga ang trip sabihin, pero
Yung first, yung unang beses kasi nakita namin siya, ayun yung first eh. Mm-hmm. Siyempre, di ba? First guy. Joke lang. Na-shock lang din kami kasi na-shock siya sa amin. Para kami na-shock. Diba? Guru, paano ko ba siya? I-explain? Hindi, actually, dala lang yun ang pangailangan. Hindi, actually. Guru, mahal siya. Inspiration na. Imposibleng wala kasi. Nagmahal siya, tapos siguro siya may nahal. Hindi, ano, ano, wawa naman ang baby. Siguro na naisip ni Lira yun, hindi siya crush nung crush niya. Ayun. Oh. Wala nga akong naisip nun eh. Basta yun, basta yung song tungkol siya dun sa ano. Actually, yung na-imagine ko talaga dun sa song, paano, kung bakit ko siya nagawa is parang example merong mag best friends ganon tapos akala parang hindi naman ako yon in merong mag best friends kunwari na, tapos na. Tanggapin niyo na kasi tapos ayun parang nag-assume yung isa na baka parang nakakakita siya ng mga motibo or signs. Pero hindi siya sure. Hindi siya sure kung totoo ba or baka asyumera lang siya. Ganon. Ganon yung story ng song. Ang galing na palusot. Itago na lang natin siya sa pangalang Lira. Yun. Ayan, basta yun yung story ng song. So. Yun, yung sa kanta na, ay sa sinulat namin dun, kay Miss Lira yun eh, talaga galing. Yun, ulit, yung sa pinanggalingan namin doon sa mga sinulat namin, kay Miss Lira galing din yun. Kung ano yung hugot niya, kasi naramdaman namin yung ano yung hugot niya ron eh. Na siguro may mahal siya at di siya minahal, ayun. Nahugot namin. Exactly, ganun. Parang hirap-hirap dugtungan ng kanta kasi naiwan siya doon sa salitang mahal mo rin ba ako. Parang kailangan namin mag-imbento ng kwento din. So inimagine na lang namin na siguro talaga may pinaguhugutan tong Lira na to ah. Sige, konsintihin natin yan. Feeling, kunwari ako si Lira, tapos di ako crush ng crush ko. Ganito ko siya tatanungin, ganun po. Tapos nagtatalo kami ni Bosx1ne dahil ano, dahil nga acoustic, gitara yung ginamit niyang instruments nun. Walang metronome, walang beat per seconds na mabibilang. Di namin mapagdugtong yung verse namin. Kaya makikita niyo yung verse namin bago siya nagdugtong. Meron siyang parang Kamehameha wave. Ganun. Ganun siya dinoktor ni Bosx1ne. Tapos, ano, yun, bati na kami. Nagawa niya na paraan. My latest single, Mahal Mo Rin Ba Ako, featuring Bosx1ne and Flow G, is now available on Spotify, Apple Music, and other digital music stores. Ikaw parati ang laman ng puso.